Peasant Gourmet ay isang food delivery business na specialty namin ngayon ay rich and berry with lime inside, o tinatawag kong pork barrel. At meron pa mga iba tulad ng cereal killer prawns, 40 cloves garlic chicken, lying beside you, tsaka tinumok, at marami pang iba. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po. Nakatikim na ba kayo ng lechon na bili na mayroong malaman na lain? Sarap yun na. Kung hindi pa, sama kayo, titikman natin. Dito lang yun sa may kahaba ng 6th Avenue sa may Pasig City. Ang lechon belly, una ginagawa namin yan, we always start with the quality meat, quality pork. Ginagamit namin ay yung balance ng meat and fat para hindi naman masyadong mataba. Tapos, syempre kailangan linisan muna namin ng buti. Para hindi matapon or mag-leak yung laing sa loob, kinakat namin yan sa gitna. Tapos gumagawa kami ng may parang envelope na nangyayari. Doon namin nilalagay yung mga sangkap para pag-roll yun namin, hindi tumatapon yung laing. Walang sayang. So, na-develop rin namin yung style na yan through process of hit and miss. Palagi nagkaka-error din kami. Pero ngayon na-perfect na namin na pag na-rollo namin yan, halos walang lumalabas na laing. Kaya nanuno talaga yung laing sa pork belly. Nailalagay namin yung laing pag nahiwa na namin, cooked laing na frozen, para pag nilagay namin doon, it stays in place, mas madaling i-rollo, hindi kumakalat. Total naman, pag binuto namin yan, 3 kalahating oras, naluluto at naluluto pang lalo yung laing sa loob. Pag na-rollo na namin, pag nalagay na namin yung laing sa loob, na-rollo na namin at natali, nilalagay namin isang layer ng asin, kasi ang asin, bukod sa nagpapalasa ng karne, nagpapatuyo din siya ng balat. It draws out the moisture. At ang kalaban kasi ng crispy skin is a wet skin. So kailangan as much as possible, very dry yung skin. Pag naasinan na namin yan, na-draw out na yung moisture, pupunasan pa namin yan ng paper towel para sa nasa spa. Paper towel. Tapos nilalagay namin yan sa refrigerator for a minimum of 12 hours. Kasi ang hangin po sa loob ng refrigerator is very dry air. Kaya lalong nanunuyo yung balat. Para pag nilagay mo sa oven, masisigurado natin magiging crispy yung balat. Ang isang order namin na whole, nag-uumpisa po yan sa 4 kilos. 4 kilos of meat. Rinorolyo namin yan, tinatali. Pero after cooking, because na may melt yung mga fats, tumutulo, yung nag-uumpisang 4 kilos, magiging more or less 3 kilos yan. More than 3 kilos kasi may laing pa sa loob. Para dun sa mga hindi masyado mahilig sa laing, or baka gusto nyo ma-enjoy yung laing by itself, meron naman po kami tinatawag na classic pork barrel. It's just a pork barrel na walang laing, may mga herbs and spices lang sa loob, masarap na masarap din siya, pero pwede ka umorder ng laing beside you as a side dish. Pareho lang po ang price. Kaya ngayon, feedback ng maraming customer, napakasarap ng pork barrel with laing kasi pag subo mo, parang dalawang ulam na kaagad ang kinahain. Dun sa pork barrel namin, whether may laing sa loob or may laing sa labas, hindi na kayo hahanap ng sauce. Pero dun sa mga mahilig sa sauce, huwag kayo mag-alala. Meron pa rin kaming pinapadalang sauce na kasama. Makokontakt niyo ako sa social media, sa aking Facebook page. Ang pangalan ay Peasant Gourmet. Meron din akong Instagram, Peasant_Gourmet. Or sa Viber, ang number ko, 0906-516-8827. Ako po mismo ang sasagot sa mga message. At meron tayong special discount for Dadaku subscribers sa mga nakapanood nito. Pag-message niyo po sa akin, sabihin niyo lang na napanood niyo kami sa Dadaku YouTube channel at magkakaroon kayo ng special discount bilang Dadaku subscribers.
So yun mga kabayan, Tiki Mana! Ngayon, na maghihiwa sa Lechon Deli na may laing salong, ay papakilala namin sa inyo si Chef Bob! Wow! Grabe! Mukhang masarap at malinamnam! Ang bango! Ngayon, ang gagawin natin, sweetie, eh, sa iyo ito at sa akin ito. Ay, grabe! Hiwain muna natin ito! Ay, di hiwain natin! Oh, sige, ha? Ngayon, mga kabayan, bago natin tikman ito, mayroon pa tayong tatlong titikman na special ni Chef Bob. Nanti ka, sandali lang. Kasi may tali yan eh. Ayan o. Oh. Hindi na kailangang tanggalin yan. Ganito na lang yan o. Oh. Nang malaman natin o. Oh. Okay, rinig nyo naman ang lutong mga kabayan. Woo! Tingnan nyo. Ayan. Oh, ayan. Ako ganito ang gagawin ko. Ha? Ganyan. Oh, di ba? Bahala pa dyan. Basta ako kakain na. Ayan. Yung ibang lechon belly na natitikman natin, dahil nga sa palaman sa loob, yung loob ang may lasa. Pero itong outer niya, malasang malasa. Katulad nung nakita nyo doon sa video natin kanina bago ipinasok sa oven, ay nilagyan muna ng salt sa ibabaw. So, itong kinalabasan. Malasang malasa! Grabe! Humurong ka dito, baka hindi ka na makita sa camera. Tsaka, sandali lang, huwag ba akong pausapin ko? Huwag mo sabihing masarap, mag-review ko naman kung anong lasa. Hindi dito na lahat ng lasa eh, lalo na yung laing, lasang lasa siya. Natikmaw na tayo. Ay, ito! Speaking of laing, mamaya mga kabayan, bukod sa laing na matitikman natin dito sa loob, mayroon pa tayong matitikman yung kailang ino-online na lain mismo. Yes. Tikman ko nga yan. Oh, sandali! Meron ka o yan, no? O nga, no? Ito, gupitin mo. Wag na. Ate naman ito eh. Ang sarap pa yun. Ito po ang lying inside. Yung lying mga kabayan. Ang sarap. Ang sarap. At malasa. Tamang-tama lang din yung timpla. At saka yung kung halimbawa, di ba, kadalasan kumakain tayo ng laing na ginataan. Ito, laing na ginataan, nagmamantika sa loob. Yes. Nagmamantika na ngayong niyog, sumasama yung mantika ng pork. So, ayan. Malinam na. At saka yung ingredients ng ano ng laing, umukurot ng kunti yung sili. Mm-hmm. Saka yung paminta. At nangingibaba yung lasa ng garlic. Titikman natin itong naman. Natikman natin yung balat, eh. Malasang balasa. Yung layer ng liempo o ng belly, may lasa na. Tapos yung kalahati ng layer nito, pumapasok unti-unti. O pumasok yung lasa ng gata ng laing. Yun siya. So, ibig sabihin, yung layer ng kalahati, naglasang lechon at sinamahan ng laing. Yes. Ito nga pala ng lechon belly na kinakain natin, katulad ng nakikita nyo sa video. Ang usapan dito ay hindi per kilo mga kabayan, per whole. Ngayon itong nakikita nyo ng lechon belly na yan, yung buo na yan, pang hindi pa naluluto, ay umaabot ng 4 na kilo. Ngayon pag naluto na yan, more or less, 3 kilo. Ngayon hahatiin natin yung one whole lechon belly na yan. Ang presyo ng one whole ay 3,000. So, ang kalahati, 1,005. So, inuulit ko sa inyo, hindi tayo nagbabase sa per kilo, kundi per whole. Eh, online na delivery lang sila mga kabayan. Wala silang restaurant. Wala. So, maganda dahil napaka-convenient. Yes. Tatawag lang kayo, hindi na kayo mag-iisip ng parking, sila na mismo ang mag-deliver sa inyo. May rice dito mga kabayan, mamaya sasabayan natin yung iba pang dish na niloloto ni Chef Bob na kung saan kasama rin yun sa online business. Ngayon, bago ko makalimutan, ilalagay ko yung Facebook page nila sa description ng ating video
Ngayon, kung halimbawa may mga katanungan kayo, doon na lang kayo mag-message or mag-PM dahil maraming produkto si Chef Bob dito sa kanyang online business. So ito na yung laing natitikman natin. So wala na ito sa lechon ha. Ito yung kasama sa pagkalimbawang nag-order kayo through online. So ito siya mga kabayan. Grabe oh. Malangis-langis talaga. Itong sinasabi ko sa inyo kanina na malangis na yung gata. Tapos sasamahan pa ng medyo taba ng lechon. Tikman natin. Okay. Kain ang dulos na. Ngayon mga kabayan, sa totoo lang, marami akong natitikmang laing na may kurot na gumuguhit sa lalamunan. Mm-hmm. Pero ito walang kurot. Ibig kong sabihin, na sinasabi kong kurot bukod dun sa panghang, yung kate. So wala kayong mararamdamang kate dito. Ang laing ni Chef Bob, bukod sa laing, punong-puno siya ng garlic. Wala na siyang ano, kaya wala kayong nakikitang pork dito. Kasi combination nito, lechon. Kaya pag nag-order kayo nito, masarap na rin ha. Masarap talaga kasi nga puro. Masasarap ito pag sasabayan niyo ng order ng lechon. Diba? Panalo pag may ganun. So ito ang susunod natin titikman mga kabayan. Ang tawag dito ay cereal killer prawns. Ayan siya! Oh! Busog na busog sa garlic. Saka yung nakikita nyo na yan, yan yung basil, saka cereal. Binudbud ni Chef yan after na maluto itong shrimp, saka yung iba pang ingredients, yung basil, bago binudbud itong cereal. So ngayon, titikman natin! Woo! Ikaw muna. Thank you. Medyo lumamig na, pero mas masarap ito pagka mainit. Pero okay na, pag masarap, mainit o hindi, masarap pa rin. Yes. Pero ang una kong titikman, itong sinasabi ni Chef. Itong cereal si Babo sa mga garlic. Masarap na. Yung garlic. Panan. Wow. Cereal killer na. Dahil yung anghang, tumatalab. Pero sabi ko sa inyo kayo na, pag nag-order kayo nito, hindi nyo sabihan si Chef, nabawasan ang anghang. Pero sa akin, tamang-tama ito, panalo! Ang sarap. Hmm. Yung cereal niya mga kabayan, saka yung basil, saka yung anghang, balance yung lasa. Tapos ang tumatak sa akin, itong cereal. Ayan o, crunchy. Ang sarap. Kasi halo na dito yung bawang eh. Ayan o. Malalaman nyo naman pagka hindi sariwa yung prawn, kasi dumidikit sa laman. Ito, tingnan nyo. Galing? Perfect. Ang sarap. Ang laki! Ang laki ng prawn! Sugpo talaga! Sugpo! So ito mga kabayan, itong cereal killer prawn, ang lasa niya, lumulutang talaga. Hindi ko mapaliwanag kung anong ginawa ni Chef eh. Kasi nga, hinaluan niya pa ng cereal. Pero ang lumalamang ang lasa, yung seafood pa rin, tapos lumutang yung basil, at siyempre, ang sarap ng maraming garlic. Yes. Tostado yun. Saka yung cereal, ginawa niya, tinusta niya bago niya binuhos dito. Ang sarap. So, masarap mga kabayan. Orderin niyo ito. So, ito ngayon ang susunod natin titikman. Na kung tawagin ay 40 cloves roast chicken. Ayan siya mga kabayan. Oh. Kaya wala siya sa plate mga kabayan. Ah. Kasi nga, pag in-order niya ito, dito nakalagay. Yes. Automatic yan. Ngayon kung kaya tinawag ito na 40 cloves dahil 40 na mga bawang ang nilagay diyan. Ayan siya. Tignan niyo yung soso. Mukhang sarap na man isabaw sa kanin ito. So siyempre ang uunahin kong tikman yung sauce. Hindi ko mahuli ang lasa. Wala pa ulam yan ha. Hindi ko mahuli ang lasa. Bus na yung kanin ko, pero hindi ko pa nahuli ang lasa. Hirap na ako. O yan. O, ito sa'yo. O yan. Lubos yung rice ko mga kabayan. Sauce pa lang ha. Ano ibig sabihin yan? Ngayon, sasabayan ko ng laman. Mm.
Ang texture ng chicken, mga kabayan, grabe. Ang lambot, pero kung kakagatin siya, hindi siya hiwalay-hiwalay. Mm-hmm. Hindi siya naglalagas kung kakagatin. Kasi, overcook. Kasi pag ibang chicken, pagka overcook, naghihiwalay na sa buto. Ito, buong-buo. Pero pag kinikat nyo, medyo lumalaban. Ato lang nito. Ang sarap ng bawang pag lumasa sa chicken, ano? Ang kinamakan din yan, kukuha tayo ng bawang. Yan ang panalo dyan. Yan. Lalagyan natin. Huwag kang malalaglag. Pag nalalag ka, pasmado ako. Yung chicken, mga kabayan, huling-huli or alam na alam nyo na talagang maganda ang pagka-marinate dahil pumasok talaga sa kalooban ng laman ang lasa. Yung bawang talaga. Yung pagka-roast niya talagang ganda, oh. Sabi ko nga kayo na, sauce pa lang, ulam na! So, andito na si Chef sa ating tabi dahil nga para hindi na ako mahirapan magpaliwanag. Dahil ito nga, titikman na natin itong special na dish na ipatitikim sa atin. Ano nga ba ito, Chef? Tinumok, ano yan, minced fresh water shrimp, tsaka grated coconut, binalot sa gabi leaves, tapos linuto sa gatain na mga secret spices. Pinaglutuan ng gata niya, yung unang tiga lang, walang pangalawang tiga. Oo nga, yan na siya. Bakit nakikita ko sa ibabaw, Chef, parang medyo, ano ba yan? Yan ba yung gata sa ibabaw? Yung gata yan, yung coconut cream na kung tawagin. Kumbaga sa tagal na pagluto na naging malapot na. Okay. Creamy na. Chef, maraming salamat. Baka luto ko nang makakalimutan ang pangalan namin. Unang-una, smooth kagatin. Smooth! Ibig sabihin, madula siya na parang naiiwan yung laing sa dila mo. Yun yun. Tapos yung lasa niya, balance na balance at naiiwan yung linamnam. So ito yung tinumok ni Chef ba. Mas masarap, mga kabayan, kung mayroong kunting anghang. So yan, nasasayin nyo na kung pipisaan nyo talaga ng buong sili. Kanina pa tayo, sarap na sarap sa ginataan, yes. Lalo na sa laing. Yes. Si Chef, tinanong ko kung sarap po rin siya. Tingnan na ang kamari ni Sol. Original na Bicolano, kaya kung masarap. Kung kaya pala ang sarap-sarap ng mga luto niya, yes. May gata. Grabe. Ito na! So yon, mga kabayan. Sa limang dish na natikman natin, lalo na yung special lechon belly with laing. So, panalo lahat. Ngayon, ilalagay ko na lang, mga kabayan, yung Facebook page ni Chef Bob at ang kanyang contact number. Kasi pagkalimbawang nag-search kayo sa link na ilalagay ko sa description ng ating video, ang makikita nyo ay Peasant Gourmet. Yes. So, siya yun. Yes. Madami natin na kain-kain, no? Okay, mga kabayan, order na kayo! Yung shoutout portion natin sa susunod na ating video, ha? Bye! Bye!